Hello po mga ka-vlog. Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw po, panibagong tips and tricks naman po ang ating ipapakita. Ngayon po mga bossing, mga ka-tech, ang ipapakita po natin ngayon ay ang pag-set up ng Arduino tools sa Windows. Maganda po to kasi alam naman po natin na gumagana lang ang Arduino sa macOS. Pero ngayon meron pong lumabas, meron pong inilabas na pang Windows. Kaya susubukan po natin kung talagang mapapagana natin yung ating Arduino gamit ang Windows. Okay guys, yung link po ng lahat ng packages para sa setup na to ay pinag-isa ko po, in-upload ko, tapos ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to. Okay, start na po tayo mga bossing. Pero bago po muna yun, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, comment, share and subscribe po sa ating YouTube channel. Okay, open po natin yung folder na to, yung Arduino setup. Tapos, ang makikita natin dito, yung Arduino Nightly Windows, Checkmate A5 Master, Setup X86, at saka yung USB Host Shield 2.0 Master. Ang una-una natin i-install ay itong Arduino. Extract natin. Tingnan natin muna yung kwan natin. I-close, huwag niyong kakalimutan i-close yung ito, yung antivirus ninyo or di kayong defender ninyo para kung ano man yung threat dyan ay hindi burahin ng ating antivirus. Okay. Open natin yung Arduino. Yan. Allow access. Okay. Bali ngayon, mag-i-install tayo ng driver ng Arduino. Punta tayo dito sa tools. Tools. Ayan, Arduino. Mapapansin natin, wala pa dito yung tools natin. Manage libraries. Diyan tayo pupunta mga boss. Hintayin natin yung updating list. Yan, tapos na. Hanapin natin dito yung USB host. Ito guys. USB host. Ito. Ito yun, USB host. Bali, ito po, i-install natin. Kung ano yung pinaka-latest na version, yun po yung install natin. Install. Okay, ngayon pupunta tayo sa documents para makita natin kung meron naka-install doon na Arduino po. Ito yung Arduino folder, libraries, USB host. Ito po, dapat meron po yan. Dapat yung documents nyo po, meron pong naka-install, na mayroon po siyang nakalagay na Arduino folder after natin mag-download ng USB host. Okay. Pati itong USB host shield, download din natin yan. Pero mamaya na yan. Pagkatapos natin dito sa Arduino, dito naman tayo sa setup. Dito sa Sigwin. Double click lang din natin. Install from internet, kahit saan naman dyan, parang pare-parehas lang. Siyempre, dun tayo sa recommended. Next. Kahit alam dyan, piliin ninyo. Next lang. Okay. Dito guys, mahalaga to guys, kasi kailangan natin i-install yung dalawang kinakailangan. Yung Git, ito yun siya. Search natin Git. Ito, Git. Kailangan natin install to para basahin ng Arduino, para basahin ng computer yung mga command na iseset natin sa Arduino mamaya. Yung pinaka latest version, pupunta tayo dito. Pag na-click nyo yung Git, punta kayo dito sa down arrow na to, tapos yung pinakababa, yan yung i-check nyo, tapos i-check nyo naman tong box na to. Tsaka yung isa, SSH, open SSH, open SS, ito, open SSH, ito guys,
Ganun din yung pinaka latest din, tapos check natin. Tingnan natin yung git kung na. Okay, since na okay na yung dalawa, i-next lang natin to, guys. Pindutin natin next. Then next again. Kailan lang natin matapos yung installing ng Sigwin setup. Itong Sigwin setup, ang trabaho nito, parang ito yung terminal. Kung mapapansin nyo sa, maalala nyo yung mga Mac OS, meron silang terminal. Dito sa Windows, wala siyang terminal, kaya lalagyan natin ang Sigwin setup. Parang yan yung magiging terminal natin para yung Checkmate Master ay ma-send natin yung command doon sa Arduino device. Tapos itong ito na, guys, yung sa Sigwin, pero mamaya na yan. Itong Checkmate Master naman, extract natin to. At itong ito, guys, ililipat natin to sa desktop. Yan. Tapos i-rename natin yung Checkmate, tatanggalin natin yung master. Yan. Okay. Since na okay na lahat, susubukan natin kunin yung mga code sa git. Ito yung USB host shield na mga command. Kakopi natin to. Tapos ilalagay ko na lang dito, guys, sa sama ko dito para hindi na kayo mahirapan maghanap. Yan. Save. Tapos CD path to Arduino libraries. Bale, ito, open natin itong yan, open natin. Tapos itong mag-type tayo dito, guys, ng CD. Kasi ito, susundan na CD. Oops, mali. Dito tayo. CD space. Tapos pupunta tayo, guys, sa documents. Pa-follow na lang po itong Arduino. Tapos yung libraries. Ito Arduino libraries. Ito, guys, yung ipapatch natin.
Ayun. Tapos itong git apply, yung ang kunin lang natin guys, yung git apply. Tapos space. Pupunta tayo dito sa folder ng CheckMate A5. At itong USB patch, USB host library patch, ito yung yan guys. I-drag natin. Tapos enter. Okay. Ngayon, titingnan natin kung port. Isasaksak natin, guys. Sasaksak natin si Arduino. Port Arduino. Ito, guys, nandito na siya. Naka-install na yung Arduino natin. Tapos yung board, andito na. Okay guys. Okay na yung setup natin sa Arduino. Bali dito tayo. Ngayon, i-upload natin yung command. Depende guys sa kung ano yung unit na hawak ninyo. Kunwari, iPad mini 8942, iPad 2 8940, at iPad 3 8945. Depende kung ano yung hawak nyo guys. Ngayon, i-upload natin yung USB, yung Arduino. Yeah. Compiling sketch tayo. Dapat ang makita niyo dito, uploading done. Uploading done. Okay guys. Tamang-tama guys yung kuan natin. Na success yung uploading natin sa Arduino sa Windows, pero hindi rin natin mababypass yung unit na hawak natin kung wala tayong Mac OS, dahil ang sliver na gawa ni AppleTech 752 ay pang Mac OS lamang. Kaya kailangan pa rin natin ng Mac OS para mabypass natin ng tuluyan ng ating mga unit. Ang video na to ay pinapakita ko lang kung paano natin iset up yung Arduino natin sa Windows. Ganun pa man, kailangan pa rin natin ng Mac. Unless kung gagawa si AppleTech 752 ng bagong update sa kanyang tools at nakipag-collab siya kay IPFDZ. IPFZ ba yun yung pangalan nung kakulab niya palagi na gumagawa ng Windows tool? Sana makipag-collab siya doon ulit at gawan nila ng Windows tool yung Sliver 5.4 para sulit ang lahat, at kahit wala na tayong Mac OS, pwede na natin mabypass yung mga A5 devices sa ating Windows OS. Okay guys, hanggang dito na lang po yung ating tutorial. Huwag niyo po kakalimutan mag-like, comment, share and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at mabuhay po tayong lahat.